marami na labi na sarapan. Marami na nakainuman, di na mabilang kung ilan. Kahit kailan kaibigan, ikaw pa rin sa Miguel. Foul in this case. Malamig si Saitono, malamig ang diskarte niya. Although mainit sa kami niya sa 3 points, pagbalik niya, unang foul niya, lima na lang ang pwede niya ibigay sa ball game ito. Bukas si Dudot. Dudot fires. Dudot misses. At ang bola palalabasin ni Adela Cruz. So, ng San Miguel Beer, ang kanilang familiar na pulang uniforme at merong stripe na puti at saka dilaw sa gilid. Some pressure in the backcourt, partnered by David against Olsen Gracela. Dr. J, sa mga previous encounter ng dalawang kumpanan na ito, nakikita natin na may kababaan ng score. Baba, kung i-compare natin doon sa mga score ng ibang teams nung sa elimination. Yes, we have another loose ball foul against Buda. Actually, 83-81 yung unang beses nagtakbo itong dalawa and nanalo ang Gordons on the three-point shot by Bad David. And the second time around, 88-85 naman, nanalo naman yung San Miguel by 3 points. So, I think that's a pretty fair score, you know, that they go over 80s katulad ng first game natin. Alam naman natin, 75-73, no? Mababa ang score, pinanlunan ng kapadaan ng Pure Foods sa last seconds ng ball game na yun. Samantala, ang unang error at Dr. J, ito ay napakalapit na kaibigan mo, si Glenn McDonald. Yes, it's nice to see Glenn at sa kanyang-kanyang may bahay na si Peaches. I have not seen them for many years. Remember, they played for us in UTEX in 1978 and 79-80, won 2 championships, the last being here at Araneta in 1980 against Toyota, no? Tapos nag-coach rin yan sa UTEX. So, he's a nice fellow, former Boston Celtic. Sa Dr. J, sarap din ng gano'n, no? Parang reminiscing, no? Yes. At ito pong lugar nito, napaka-historic na para sa napakaraming fans ng basketball sa buong Pilipinas. Aba, Dr. J, baka kailangan ng Gordos ang konting panggising. Yes, and that's gonna be an offensive foul in this season. 7-0 start. Yan ang sinasabi ko. When you start losing and they have lost 2 in a row, while San Miguel has won 2 in a row, you lose a little of your tempo and you lose a little of the confidence that you have when you usually play after winning ball games. Dr. J, nasunog nga kaya itong kupunan ng Gordons? Hindi pa naman siguro. I think they're still a very young team, so hindi naman siguro masusunog. Pero ang problema, yung kumpiyansa. Rasela missing. Asaitono high up. Put back. Asaitono adds more to the lead. It's a 9-0 lead para sa kupunan ng San Miguel. Magbabalik po kami kung gigising ang Gordons. Winner of international awards for quality. Hindi pa rin makapagtala ng unang 2 puntos itong Gordon sa kanilang natalaan dito sa ating main event at sa araw ng Biyernes. Meron tayong ano dito that they've only played once before this game dito sa Araneta and they lost that. Gordon's losing to Pure Food. Ang San Miguel 3-0 dito sa Araneta. They played here 3 times previous to this game and they've won all their games. Dr. Jay, nakapagtaka sa pagkat last year, ginawang mistulang home court ng Ginebra, no? Itong Araneta Coliseum wherein they won 13 games out of the 17. So, napakaking bagay nun sa kanila. Pero ang pangalan nila ngayon, Ginebra. Ngayon, Gordon, sa Cuneta na sila ngayon mga masaya. Doon sila siga. Noilog, Sinfields, Greenbound, galing kay Val David. Parang tentative na konti yung Gordon sa atake, Dr. Jay. Yeah, the defense of San Miguel is stifling din. Hindi nila makatira ng kapatira. Hindi pa rin. And kang rebounding, Nelson Asaitono. Sabi niya, akin tong rebound na to. Still scoreless ang Gordons. 9-0 dito sa ating 8 minutes and 48 mark of the first quarter. Dr. J, nakakatakot na pangitain siguro to para sa mga fans ng Gordons. Hindi ko maintindihan. Although they did call an early timeout, which is correct. They should call an early timeout. Pero hindi sila nag-substitutions. They don't really have a very good defensive team on the floor. Yan ang problema nila. And finally, Luxin. Nakapagtala. Ayun, yun lang hinahanap, yung Buena Mano puntos. Alam mo, talaga minsan, pinakamahirap yung Buena Mano. Di ba kahit na yung mga nagtitinda, nakikiusap ng post. Kaso, lahat naman na sampagitan na tinitinda, lahat yung Buena Mano. Kunin nyo na lahat. Kahit na paubos na, Buena Mano pa rin. No? Samantalang sa Buena Mano ang puntos ni Loxina, ibaba niya ang lamang to just 7. As I turn another 3, wala. And he has taken 3 three-point shots early on and has missed 2. Pasa, skimmed. Pero nakuha ni Valdavid. Valdavid, dilaglag sa kanyang paboritong partner. Pero nando si Asaitono for the rebound. Or rather for the recovery. Bukas si Rasela. Inilaglag, tumama sa mukha ni Adela Cruz. Hindi niya na-expect. He was thinking of going for the offensive rebound. Alam mo, maganda yung ginawa doon ni Vin Season. That he came charging at Olsen Rasela, forcing him to give up the ball.
eh medyo hindi ni-expect nga, katulad na nabanggit mo si ni Art de la Cruz yung pasa. Still a 7-point lead here for San Miguel with 7:38 left dito sa ating first quarter. Isan, pump fake ng pump fake, na libre. Yun naman ang kasarapan, Dr. J. ng Gordons. Kapag nakatikim niya ng isang buhit, dire-diretso naman yan. Well, they are the boars, no? Ay, alam mo naman, that's the kind of animal na ginalit mo. Tuloy-tuloy. So, amazing nga sa inyo, eh. Di ba? Nakahabol yan. 7-18, Rasela umatake. Wala ang kanyang tira. Valdabit, tinalo si Mike Mustre sa rebound. Binigay kay Heason. Heason umatake. Ayan na ang Gordons. Four straight points para kay BC. So, 6-0 run. Eh, alam mo, yung San Miguel, they couldn't stand prosperity. No? Ang ganda rin naman yung ratsyada nila. Tapos biglang tumitira ng puro tagilid sa three-point shot si Asaitone instead of taking better shot selections. No? Ang pagana lang pala yung Dr. Yan, J. Katulad niya, that's a better shot selection driving in the lane. Lumapit na konti si Art de la Cruz at si Jaworski has been into the starting lineup o sa starting lineup ng umunan ng Gordon since the season started ay tatawagan ng foul. Really a wake-up call yung timeout na tinawag ni Coach Sonny Jaworski early in this quarter, Gina, dahil parang hindi siya natutuwa sa defensa, hindi siya natutuwa sa rebounding nila. Minsan talaga shooting, mahirap yan eh, hindi ba? Napapans, alam mo yan eh, well, if you're a player, alam mo minsan, hindi ka basta-basta pa. As you take a look at Coach Ron Jacobs, medyo, it's not that really ruffled eh. Yung si Sonny Jaworski, may kasamang power aid, yun ang produkto nila. Parang ito, nauhaw dahil sa init din ng panahon dito. Lagi na Cruz. Ito ang one of the heralded defensive stoppers. Kasi De La Cruz, underrated din as an offensive player, Dr. Jim. Maraming na-issue dito, ha? Yes, he's not that bad because even in the amateur, medyo scorer yan si Art De La Cruz at the post. Pero he's really one of their best. I'm almost sure that he'll make the defensive team this year, the way he's played. Si Dudo thinking three, pero ngayon, well covered by De La Cruz. Wala, malambot na naman. De La Cruz to Asaitono. Asaitono, 3-1. Asaitono! Nagbalay sa ere. Okay, alam mo, pag nagka-turnover ka ng ganun, especially at the top of the key, you are susceptible to a fast break attack. Hindi ka pwede mag-turnover dyan. Mag-turnover ka sa ilalim ng goal, medyo matagal yan, makakababa yung mga safety guards mo. Pero pag sa ibabaw, patay ka dyan, patay ka talaga dyan. Double team on Luxin, nilabas kay Dudut. Dudut nasa 3-point line. Dudut is short, pero nandun si Madlocky na for the rebound. Labas kay Heason. Heason, the drive, ibigay kay Luxin. Luxin bumitin sa ere! Kasi siguro pinakamagaling sumayaw sa ere, no? Pwede tayong gumawa ng contest, pwede siguro manalo si Nolly Doll. I think he has the best hang time in the air. Sobra, Dr. Jet, to think this guy weighs close to 240 pounds. Pero siguro sa kanya, natural weight na yan, di ba? Oo, dahil kung titignan mo si Nolly, kaya niyang iangat yung kanyang katawan. Rasela is short, and Marlo Aquino for the rebound. Umaatake na naman ang boys. Pero ito, mukhang... itigilid din David, bumanat si David, Dr. J. Pagbibabago ng pace ni David doon. Yes, that's why they are known as the best offensive team. Once they get going, they really get going. And the lead has been cut down to 10 from a high of 9 with 5 minutes and 15 seconds. But hindi kaya bantayan ni Jaworski sa post yan si Art de la Cruz and he will surely take advantage of that. Nakita niya na yan, no? Nakikita rin natin si Miguel Jaworski ang mga all-top players na nakikita natin sa loob ng court. Ito lang ang manlalarong hindi nagugusot ang buhok. Well, katulad ng aking kaibigan si Elias Tolentino noong araw. Hindi nagugusot yung buhok. Ano kay Conceal natin? Well, Elias knows that. He's a real good player, real good offensive player. Hindi nagugusot. Actually, meron isang pumada noong araw na lahat kinakantsuan yun ang ginagamit ng pari ni Mano. Ni Elias, pero hindi na natin babakit yan na yung pumada na yun. Plug, you know? Alam niya. Ayaw ko kung meron pa yung pumada na yun. Alam ko yung pumada yun. Dahil hindi ko na inabot yung pumada. Eh, nung... Pangalan rin na isang kabayo. Ah, kabayo. Gulak Cruz for the second free throw. Ito na ipasok niya. 14-10 ang ating score ng Gordons matapos matulog kanina sa early going sa first quarter, down by 4 points. So si Art de la Cruz is a very good free throw shooter. That was one of the few misses that he had, no? Earlier with his charities na doon. Dudut against de la Cruz, yung pasa ni Dudut. Hindi na-anticipate, masyadong mababa. Tumama ata sa paa ni Nolly Loxin, pero si Nolly Loxin claiming na nakawakan ng isang manlalaro from San Miguel. Hindi ko tama yung tawag mo. Hit the foot sa paa. Even tumama dun sa kamay bago tumama sa paa ni Nolly. So last touch from si Nolly. Bad pass.
and Mike Mustre. Wala. Nandun sa rebound. Ooh. Again, si Valdemir. That's his second rebound of the quarter. Bigay kay Dudot. Dudot, umatake. Wala ang kanyang tira. No liloksin. Asa ito, ang sarap panoorin ng batitan sa ibabaw. Yes, very good move. Boxing out tactics. Dudot Jaworski continues to play despite the roars of the crowd of Gordons, you know, because they feel that it's about time to get somebody into the floor for him. Mike Mustre bukas. Finger roll. Masyadong malambot yung bitaw sa tira. Well, hindi na rin makarangkado yung San Miguel. Ang dami nilang oportunidad. Valdavid ibinigay kay Marlo Aquino. And then you're 6'9". Ilalapag mo na lang yung bola sa labi ng ring. At saka si Marlo, kahit 6'9", magaling pumamfake yan. You know, he brings the ball up, gets people jumping up, and then he comes in with the layup or the dunk shot. Dr. J, si Marlo, deceptively strong. Ano kung titignan yes. Yun? Parang ang daling itulak. Pero yung strong. Upper body strength, malakas. Ito si Mike Mustre, binigay kay Abuda. Abuda, malakas ang tira. Mustre, tikin, and Loli looks in chest. Tama na yung rebound nyo. David, tumatakbo na naman. Valdavid bukas, umatake. Valdavid misses, and aside on for the rebound. Nasigutan ni Valdavid. And Valdavid tatawagan ng... step coming from the outside. Illegal entry pa yun. Walang foul yun, he was coming from the outside. Tinapik niya yan at hindi pa siya nakaka-establish sa position sapagkat paglabas niya kanina, apagtira niya rather, napalabas yung kanyang kamay. Actually, buong katawan niya, lumabas, nag-hit sa ilalim. San Miguel up by 2 points after leading by as much as 9 early in the first quarter. They have 8 seconds to shoot. Asay Tono. Grabe, Dr. James, yung gagawin Asay Tono yun. Hindi maaabot kahit nino. That's his favorite shot. But it's really surprising that Gordons do not double team at that area. Di ba? Because alam mo naman, pag pinapasok mo sa loob yan, that's his strongest shot. Pero ang San Miguel naman, every time yung babag sa kambola kay Marlo, may double. Pabanda ni Vincenzo. Ano na ginagawa nito? Anim na si Vincenzo. Maaga, nagbabaga si Vincenzo at siya yung bumusto kanina. Siya yung bumutas doon sa... Ay, si Loli Loxin yung bumutas. Then sinundan niya. 4 points after that. Ito yung matchup na gusto ko kanina papanoorin. Asay Tono, inilapag ang bola sa harap ni Loli Loxin. Onsen na ginagawa ni Nelson Asay Tono. He has had a lot of attempts, pero nagugulat nga ako katulad ng ginagamot. Walang double team. You know, you're really forcing Loxin to have a hard time, and you might even get him into foul. Look at the way they double team on Molly Loxin. Hindi ba double team niya? Pero kaya-score siya. Pero yung kay Asay Tono, walang kahirap-hirap on the other end. At si Molly Loxin, ipinakita na kahit sino, kaya niyang tapatan at kahit yung buong San Miguel, kaya niya tambit-bitin. Ito isang post area. Pinabalasan nila ng konti yung post play. Ayun na si Marlo, tumulong. Ano si Mike Mustre, and Mike Mustre had enough time, enough airspace para isuot yung layup niya. It was a 5-on-4 situation dahil pagod na si Noli Loxin and was still lingering in the backcourt a little bit. Vincenzo is gonna be fouled by Mustre in that play. Ang energy ni Vincenzo, punong-puno. No? Maganda, ito Dr. J. Oh. Tignan mo yung gagawin ni Noli Loxin. Isang fake, apuro, apat, dalawang sumama. Tanging si Noli Loxin lang ang nakakagawa niya. Champ, langap sa Ravalli Meal. 56 pesos lang. May kasama ng french fries at soft drink. Malalang sarap at presyo. Alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Dr. J, nakikita mo si Samboy Lim at ako meron akong isang trivia. Si Samboy Lim, maniwala kayo't hindi, yan ang idol ni Noli Loxin. Kaya si Noli Loxin, ganun tumira. Di ba yung mga bitin-bitin ni Samboy? Hanging in the air. Oo, yan ang pinagpapatternan yata ni Noli ng kanyang laro, si Samboy. Although we won't see Samboy in action, he's still injured. We have almost a platoon substitution as you take a look at Paul Alvarez. Bigay pa ng chiklet, ang player eh. Si Art De La Cruz lamang ang naiwan sa original starting 5 unit ng San Miguel. So you can see Jacobs knows this game is not gonna be won in the first and second quarter. He's got to pace his players. Valdavid losing his footing doon. Tinamaan siya ni Alan Kaidik. Yung scrambling defense, Dr. J, ng San Miguel, napapansin natin. Every time, awak ng bola sa ilalim, double team. Alan misses his first shot. Last touch kay Marlo Aquino. And Don Pulistico silently pumasok sa ball game. Yung sinayin mo substitution kanina, Dr. J, bago matapos ito. Almost platoon nga eh. Si Maron, si Alan Kaidik, at saka si Ives Dignotise to help out Art De La Cruz. Alam natin si Naron, ipinasok upang ipahinga ng konti si Olsen Casella.
At habang nakuha ni Don Pulistico ang bola, he is fouled by Vin Season, his third personal foul, Dr. J. That spells trouble because Season certainly is one of their better players and they need him in the game. Dapat ito binigay na niya. Pero still, it might be a good foul if you ask Pulistico to shoot two and make two free throws. Now, Pulistico out for almost big part of this season. At least the first 8 games, Dr. J. Oh. San Miguel, wala siya. Oo. Yung 5-6 na laro pa lamang yan. Tapos medyo in between. Nawawala pa rin ulit. No? Dahil yung recovery niya doon sa kanyang operation. At actually, arthroscopy. Yung ginawa sa kanya, hindi po pinuksan yun. Pero yung operation na may dalawang needle na ipinapasok sa kanyang tuhod. Yung ginawa kay Pulistico during the off-season. Arthroscopic surgery. JB Gayoso, ipinasa ang bola. Papapasok lamang ni Gayoso sa loob. Ang kapalit, saan kapalit actually ni Vince Season using foul trouble. Bukas na bukas, oh. Pero ando si Baldavid to provide defense. Pero Dr. J, mabagal yata yung reaction ng Gordon sa defense. Hindi nila alam kung sino magbabantay kanino. Kasi ang nangyari, nagplatong substitution except one. Tapos sabay pumasok ito si Gayoso rito. Eh, yung dapat ang tao niya. Eh, pagbaba niya, nakatalikod siya, nandun na si Alan Kaibig. Hinahanap ngayon niya. Di obligadong tumulong ngayon yung mga iba. Nahuli na sila. Alam natin si Alan Kaidik sa for all his career is more than an 80% free throw shooter, but he missed his first free throw. Not only that, I think together at the time before he goes out, then it was Alan Kaidik who set the most consecutive number of free throws converted, no? Seven for a while, no? Seven data, mamaya chichikin natin yung number, no? Ito, bibigay na nila kay Noli Loxin. Up by 5, San Miguel B. Wide open. Good one shot. It's open. They're gonna give him that shot. Kasi sabihin ni Jacob, sige, tumira ka ng tumira siya hanggang gusto niya. Dr. J, ito si Noli Loxin! And what power behind those legs. Si Noli Loxin, ewan ko kung anong klaseng jetan ito. Ito kailangan maituro sa mga anak-anak ko sapagkat ito lang ang tanging player na mag-miss. Kukunin ang rebound niya, ititira niya, mimintis muli. At makukuha na naman niya yung rebound niya, ititira niya. At tanging si Noli Loxin lang ang nakakagawa niyan. Finally, we have Jaworski being taken out. Michael Orquillas, who had been in the injury list for quite a while, now came in to replace him. Now, Loxin, tatanong rin natin kung anong pinakakain sa kanya ng bata siya. Oo, dahil hindi ko alam kung anong dieta sa Bacolod. Siguro yung Bacolod chicken, masarap yun. Alam naman natin. Palagay ko, yun ang dieta nito, eh, no? Dahil iba yung manok na yun. Sabi ko nga, ano ba yung manok nyo dito? Manok Tagalog? Hindi, manok Bacolod. Oh, pala yun. Tagalog na pala dito yung manok na yun. Penalty situation na San Miguel. The Gordon's green team has still one foul to give. Binigyan ng pick ni Pulistico si Alan pero hindi nagamit. Nakagawa ni Urquillas. And Urquillas pressing the ball game. Umatake. This is shot. And De La Cruz for the rebound. Urquillas asking for the foul. Si Urquillas, kapapasok namin sa ballgame. Siyang ipinasok Dr. J actually for Maki Bihoya na inoperahan sa paa. Well, he's not gonna get the respect yet. You know? So, body-body contact in the air. Hindi nang kakaroon ng tawag. Kung hinang pasok ang tawag. Hindi ata alam ni Naron na meron lamang silang 3 seconds sa kanila shot clock. Wala na, hindi siya inabot. And yung point guard, malaking bubo. At sa pagtatapos ng ating first 12 minutes, ang San Miguel, dalawa lang ang abante kontra sa Gordons. Join the Beer to Beer and Gold 45 100 million pesos grand beer stakes! When you practice, obey your thirst. Sprite! Own Paddock, the official jeans of the PBA. Pagpapasimula na po ang ating second quarter. Narinig nyo ang ating buzzer at sa puntong ito, nais kong batiin yung ating mga siklista ng Malboro Tour ngayon. Nagpapahinga itong mga ito, Dr. J, at bukas. Alam ko, baka nasa barko na nga itong mga ito kung nakakapanood sila ng TV kung yung barko nila may satellite. Karamihan na sa mga siklista natin eh, Gordon's Gin fans, Dr. J. Well, they've got about 70-80%. Nice move there by Gayoso to get himself free for the jump shot. Saka isang segundo na lamang sa shot clock kung binitawan niya yung tira na yun to tie the ball game. Maganda, Dr. J, kung ganun ang gagawin ni Gayoso, no, once na ilalabas si Hison at makakapag-provide siya ng puntos, yes, na ganun. But he is very capable. He's a shooter. Just like Alakaidik is a shooter. 2 minus 2, eh. Plus 2, plus 2. Pareho. So na-cancel yung pukul na yung kanina ni JV Gayoso. 23-21, San Miguel Beer still in the lead. Ang tabi, dilaro yung buong first quarter.
Takbo kasi Gayoso. Ang kitang-ikot ng bola. Marlo Aquino tumukot sa ilalim. And Marlo Aquino, the center with the move of a, sabi natin doon, small forward. Small forward, eh, no? Yeah, definitely. Reverse layup yun. Very quick ang kanyang basketball sense to realize that he had no direct layup. No, that he had to go back there. Si Marlo Aquino emerging to be the top throw. Dito sa Gordon, sa pinakamalakas sentro, at samantala si Alan Kaydick, he does that so well. Dr. Tay, pangatid ka. Di ba talaga yung tempo ni Alan Kaydick, you know, going to the basket? Well, nasa sa'yo na yan, you make the decision. If you don't want to bite into the fake, you just put your hands up. You will never. Idi-disiplina mo sarili mo na hindi ako nakakagat sa fake. Talunin mo niya ako by shooting over my hands. Huwag lang akong kumagat sa fake. And I won't foul him either because he's a good free throw shooter, although he missed two kanina. Alan Kaydick, hinintay ang pasa, wala rebound, dumulimpak. At si Baldavid again for the rebound. Baldavid showing us his rebounding prowess, his fifth defensive. Ang pasa niya sa ilalim, Antala, Mike Orquillas, na late ng konti sa pagkuha ng bola. Medyo natapik rin ng isang defensive player ng San Miguel. You can see, consistently nag-iikot ng player si Ron Jacobs. Well, sa kabila naman, tipid na tipid ang pagpapalit ng player. Baldavid, tumama ang bola, tatawagan siya ng traveling aligit sa palakang ni Art De La Cruz ang bola. And a 3-man substitution para sa kumunan ng San Miguel. Similar to what they did kanina sa pagkatapos ng ating second half, first quarter. Well, you know, the players are in good condition. You give them 3-4 minutes rest, they're gonna perform very well. Meanwhile, Pido Orencio returns back to active duty after a long while. Halos 6 games yung kanyang inupo, Dr. J. And they had to put him on the injury list. Sayang naman. We have a pushing foul there called on Pido Orencio. Papasok lamang sa Bobbing. Pido Orencio missed a total of 6 games. Tama, Dr. J. Sapagkat 14 games nilaro ng kumpunan ng Gordon, 8 lamang ang nailaro ni Pido. Kakasigawan dito kay Barella, tiki-taki-taw. Alan Kaydick, binigay kay Abuda. Abuda traveling yun. Kita-kita. Sayang yun. He had the jump shot and he should take it because he has been making those kind of shots. At ang substitution pattern ng San Miguel dito, inuulit namin, 3-3. Pinapahinga ng sandali yung starters. Ibabalik muli ang starters. At ngayon, nasa loob muli ang kanilang starting unit. Bukas si Orquillas. Kaliwang kamay na tira. Wala. Nakalimutan natin. Nakaliwete nga pala si Orquillas. Anyway, once a member of the national team, Doc. Very good jump shooter. Pero tinitip ng kanina sa round robin. Couldn't make a shot. You know, he's not been active for quite a while. I'm sure he's gonna be very nervous. Very hard for him to take those jump shots at this stage. And he'll be surprised he was using this ball game. Magandang pag-break-in yan ni PJ sa kanya, Doc. Ito si Asaitono, thinking three. That's his fourth try. Pamula niya sa area na yan. Isa lang ang kanyang naipapasok. Ninimalo yung follow sa post. And that's gonna be great. Trouble, trouble, trouble. Wala na kayo ng trouble. Kita mo na, Doc, kung hindi darating, diba? Trouble, trouble. Yan ang problema ng San Miguel Build. They don't have, other than Dong Pulistico, a big guy na pwedeng tumapat kay Marlo Aquino. Yeah. Bumitaw sa kabila, Orquillas for the rebound. Ito ang Gordon. Nakakaamoy ng dugo. They're up by 2 points. They go to Mardo. Binigay kay Orquillas. Orquillas ang tira sa ilalim. Wala. Sabi siya, nervous na hindi kakayanin pa. Walang problema. He's a good player, but he has not played for quite a while and you don't have the confidence to play. Bukas si Mike Mustre. Supalpal ka! Binura ni Marlo ang kanyang tira. Inoli Loxin, tinapik. Ando si Mike Mustre. Ayaw niya ng tumira. Binigay niya kay Asaitono. And that's what Marlo Aquino gas. Ito, Dr. J, bigla natin yung rotation ng bola ng Gordons. Ilalaglag nila kay Marlo. Marlo curling. At paano maabutin yung skyhook na ganun halos? Well, it's a cut from the weak side. Ang importante dyan for Asaitono was to make sure he did not get into the cut. Kaso hindi siya nakatingin sa saan yung kanyang dilipensa. Nakadating si Marlo doon. There was no way he could stop him nung natanggap yung bola. Si Orquillas missed an early layup, an open layup at that. Ginagamit ang screen ni Marlo. Tumatake siya. Wala pa rin. Ano na. Unti-unti niya na nakukuha. But that's his third miss of the ball game. Mike Mustre natawagan ng offensive foul against Pido Harenzo na nakapag-establish ng posisyon na umatake si Mike Mustre. Saka alam mo ito, tignan mo ang gagawin. Look at the eyes of Mike Mustre. If you can look at the eyes of Mike Mustre, you're gonna see in the slow-mo
that what happened here was he's gonna let go of the ball. Ayaw na niya, you know, he's looking far away. He's not looking at the ball. He's very worried of the player under him, you know, and that's the problem. Kaya nga ang takeoff niya at saka ang bitaw niya malayo. Sa lingway sa kanto, tirang takot. Oh, tirang takot. Isa pa, sabi niyo, ayaw talaga. I'm really surprised. I told you, I mean, I know the guy, he can play. But what a place to put him under this type of pressure, and Alan kills him with a three-point shot. You miss four offensive pass. At pagbalik, binanata ni Alan Gaidik ng three-point shot, and Sonny Jaworski. Ito mo naman yung sinasabi ni Jaworski. Kumakita mo naman. Oh, huminga ka. Dahil nakikita natin yung tawag natin dun yung butas ng ilong wala, Martinez, ito, ngayon parang ayaw na nga niya maglaro, gusto na niya tumitingin na nga sa bench, eh, no? Pero it's just he's gonna have to try, no? Pero I'm really surprised, you know, that settle down lang. Pero believe ka rin kisa ni Jaworski, Dr. C, itataya niya na yung player niya yun. At baka may mapipiga siya. Meron, pero iba rin yung nervous ng bata. Eh, magaling talaga nung araw yan, eh. Pero matagal na nga nakaupo yan, kaya hindi na talaga nag-blossom. Hindi yan, katulad dito, mga kumpiyan sa atong player. Pag sumaksak, alam ang gagawin nila. Alam saan yung banda. Saka si JB Gayoso, unafraid to take those shots, Dr. J. Abang ng isa ang Gordon's kontra sa San Miguel D. Asa ito, no? Tumira na naman ng 3 points. Aba, ito, wala. Pero merong foul. Hey, Wilmer Ong, then that will be three free throw shots para kay Asaitona, Doc. Ong is the only player that guards Asaitona that far out among the big players. Dahil, syempre, may mobility rin ito dahil kahit 6'5 siya, no? But that's a very, very poor foul. Nung binitawan na ni Asaitona ang foul, ang bola, doon niya binangga. And that's like gifting that player. Kung pumasok pa ngayon, magiging 4-point play pa yun, eh. Nelson Asaitona, the league's leading scorer. With the 29.5 average. Mas mataas pa yan kay Michael Jordan. Because Jordan has come down. You know, yung kanyang steady at 32 point something. The last few games, eh, puro 16-18 na lang ginagawa. Bumaba na sa 28 yata. Kahapon, pinatay siya ng Miami. Bagay, malas din yung bitaw ni Jordan kahapon. Ito naman ang answer ng PBA kay Michael Jordan. Bull nga ang tawag sa kanya. Hindi ba yung team ni Michael Jordan, Bulls? Yeah. Si Nelson Asaitono naglalaro ng 41 minutes per ball game, at tinitingnan natin yung kanyang mga other contributions, 8 rebounds at saka 3 assists para kay The Bull dito sa ating conference na ito. 3 free throws made by Asaitono. San Miguel takes a 2-point lead, 6:35 left dito sa ating second quarter. Dr. J, pace ito ng San Miguel, ano, yung kontrolado? Yeah. Although the scoring was pretty high in the beginning, and it could still be high. You can still see the 45-48 mark by halftime for one of the teams. So Mike Orquillas now being lifted at 12th. Sa iba, lahat ng kanjo, abutin niya. No? Ang dami niyang layup, ang dami niyang pagkakataon. But the boy will learn. He's not that bad a player, believe me. He's on key, Harenso. Harenso, pumukol. He's back! And that's a three-point basket galing kay Pido Harenso. All of a sudden, we have Gordon's taking a one-point lead. You know, the power of the three-point shot, no, Chino? At paborito yan, Dr. J ng Gordon's. Yan ang kanilang power. One of their main weapons. In fact, they're the leading three-point shooting team yata dito sa liga natin. Balik na naman si Ong kay Nelson as ito na sa labas. Ititira rin naman siya sa labas ni Nelson. Pero tama, Ong, gandang tapin. Dr. J, yung Art de la Cruz, ha? Kung scrappy at scrappy lamang ang pag-uusapan. Sobrang sipang itong si Art de la Cruz para sa mga tipi na yun. And a very tough player, Art de la Cruz is. 5 minutes and 40 seconds. Post-up play para kay Aquino. Nako. Ilista mo na to. Uy! Always shot that mark. Pero na-fake na nga niya si Pulisto kung katulad yung nababanggit natin. Eh. Asa ito, no, nakalusot. Ang kanyang layup against Wilmer Ong. Ay, napalo na ng konti ni Wilmer Ong. Yung power ng Nelson Asa ito, no, just too much. 14 points in the body para kay Asaitono. 16, make that 16 of the day. Making more play here. Lorenzo, thinking three. He had one earlier. They go to Aquino. Aquino beats the double team and fishes for the foul. Nakuha niyang foul. Kitong Pulistico. Foul number 10, Dong Pulistico. Ikalawang personal foul. Ito si Marlon Aquino. Dok, alam na rin niya dumarating yung double. Nag-curl na agad siya, eh, no? Yes. Ang hirap tayo, man. Magbabalik po kami. Time out. The board is... Club Roman jeans and shirts. Club Roman.
miss free throw yun, no? Partnered by Marlo Aquino coming off that timeout. Split charities. Second free throw para kay Marlo. At ang lamang ng San Miguel natapyas to just 2 points. 5 minutes to go dito sa ating second quarter. Alan Gaidic is fouled and he will also take 3 free throw shots. Well, yun ang another bad foul. But meanwhile, let's take a look at a nice play here for the Gordon's Gin in this quarter. First of all, you're going to see a pass by Jarencio to Marlo Aquino on the post. They're going to expect the double team to come from Alan Gaidic. Let's run this play. Makikita mo, and then you're going to see JP Gayoso is going to cut and they're going to move the right ball to Vince Eason. Magandang spacing, magandang movement. Nakaposition si Pido Arencio for a nice jump shot. So certainly, magandang ginagawa na spacing ang ball movement and player movement ng Gordons in beating the double team against Marlo Aquino at the post. At doon mo makikita, Dr. J, ang lakas talaga ng Gordons. They're in fact the league's leading offensive team, gaya ng sinabi natin, with an average of 94.8 points per ball game. At sa 3-point shooting, Dr. J, nasabi natin kanina, number one, yes, they are the number one 3-point shooting team with a 35.2% from that area. Samantalang si Alan Gaidic, ipinasok yung kanyang dalawa sa tatlong free throw shots. Well, Terry Saldana finally coming in to replace Marlo Aquino, who needs some rest with 4 minutes and 48. Pido Jarencio from long range. Gonna have a jump ball between Wilmer and Nelson Asaitona. Sino niloksin, Dr. J? Hindi na ibinalik muna ni Coach Sonny Jaworski. Mukhang ipapahinga siya. Irireserba siya para sa second half. Nakita natin kanina, although magandang laro niya, tumutukod siya sa pagod. Maybe sa second half or maybe the last 2 minutes unless San Miguel pulls away earlier. Right now, it's still a manageable 4-point lead. Hindi ka pa magpapanik kung nasa bench ka ng Gordon's Gin at this stage. Pinapik. Pinag-aagawan. Olsen Gasela iniwan si Jarencio na kahiga. Gasela met by Vince Season. Gasela binigay kay Asaitona. Asaitona thinking 3. Pero bibigyan niya kay Aguila Cruz. Smaller guy sa depensa. Tumama naman sa paan ni Pido Jarencio. Makikita mo, Doc, na talaga si Pido Jarencio ay mahaba ang layoff. At saka mukhang may problema pa sa likod niya. He hardly bent down yeah. o bent over para tungkulin yung bolang yon to pick up that ball. Meanwhile, sabi mo nga si Valdebit, naliloksin si Marlo Aquino nagpapahinga. But, you know, Gordon's has got to hold down the fort on defense here. Up fake, Alan Gaidic, dinamit ang banda, wala, tinapik na yung bola, nakuha ni Wilmer Ong. The defense held very well in that play. Maganda pagka-defense ni Gayoso against Gaidic without fouling him. Gayoso against Alan Gaidic, binigyan ng isolation. Gayoso crossover move. Gayoso tumira pa, banda, wala, rebound kinuha ni Alan Gaidic. Perry Saldana seems to have lost his timing. And that's an easy shot. Ayan ang mabigat. Because hindi na apat yung lamang. Anim na yung lamang habang nagpapahinga yung mga key players mo. They cannot hold. This team cannot hold. They're forced to bring back those players onto the floor. That's the 7 point for Art De La Cruz. And the 6 point lead para sa San Miguel. 37-31. Ang oras, 3 minutes and 38. This is the second quarter. Earlier, tinalo po ng Pure Foods sa last second shot ni Dindo Pumare ng Bunanang Santa Lucia. Atake ng atake, tama yung ginagawa nila against the guy that Kaidic is defending. Problema lang, hindi pumapasok yung layup ni Gayoso. Pero isang kanya, binapatay mo. Igi si Asaitono! At yung iskwala nung tira ni Asaitono niya, kumbaga sa bilyar, parang dubleto yung Dr. J. Ang hirap yes. nun, ha? Pero masterpiece rin niya yung mga ganyan. Eh yung apat na lamang, bigyang walo na lang, walo na ngayon. At palaki ng palaki kung hindi makaka... Kasi wala masyadong offensive threat ngayon yung mga players on the floor para sa Gordon. 3.5 minutes, walang na score. Ayan o, matatagdagan pa sapagkat tumatakbo na naman ang San Miguel Bill. Binigay kay Alan Gaidic. Open layup para kay Alan Gaidic. It's a 10-point lead para sa San Miguel Bill. Well, they have a very funny lineup on the floor. They don't have a center and they don't have big players. At the same time, they don't seem to have a lot of scoring threats. Although nandyan si Gayoso, si Hison, at saka si Jarencio, wala Dr. J na propensa, no? Kung wala kang post play, baliwala yung tatlo sa taas, dahil didikitan lang na didikitan, they will never double team against those on top. Ayan, sa wakas, si Vince Hison, as you said, isa na yung atake, and he scores his 7 point, or his 8 point of the ball game. Eason continues to be the bright spot for this team in this ball game, although 3 personal fouls na siya. And he has that problem having to guard Alan and misses his 3-point attempt. And Wilmer Ong secures the leather.
2 minutes dito sa ating second quarter. Harensio na, bitawan ng bola. Terry Saldana, muntik nang di makahabol sa bola. But he recovers in time. Pero sa taking 3, wala. Rebound to De La Cruz. Ano kaya ito? Babayaan lang ni Coach Sonny Jaworski. Nakaupo si Noli Loxin, ready to come in at the next dead ball. Asaitono against Saldana. Asaitono. Ake si Asaitono. That would have been a bad pass kundi si Hison ang receiver. Kumbaga sa ano yun, masamang pasa yun kundi si Jerry Rice ang tatanggap. That was almost an impossible catch and he caught it and had to shoot it against Asaitono. Pakita sa iyo, Dr. J, kung ano na ginaling itong si Vince Hison dito sa Gordon. Saka makumpiyansa na. At saka dito mo, dumidefensa. Inhibits 3 fouls. Hindi siya nagpapakita ng takot. Nine seconds sa shot clock ng San Miguel as we resume play with 1 minute and 18 seconds left sa first half. He's set up. They've got to go at it already at this stage. Hindi ko alam yata, Dr. J, kung alam mo sa ito niya. Ayun, no, masabot. Matagal. Isa pang segundo, counted na yun. Lusot na siya kay Terry Saldana pero inabot siya ng 24-second violation, no, Chino? Hindi yata nakikinig si Nelson Saitona na sabihing 9 seconds on the shot clock. Hindi. Naubos eh, no? Alam mo nangyari, Chino, yung hawak ni Rasela, umabot ng 5. Tumagal eh, 4 more seconds pa bago na pinasahan si Nelson Saitona. Terry Saldana, pata-pata-pa na lang ng sarili doon. Iniwan ni Art De La Cruz. He doesn't have an advantage over Art De La Cruz. Wala sa rebound. And si Terry Saldana has lost step. And Art De La Cruz is down. Tinamaan yung kanyang kanang tuhod. Mm-hmm. And they want an injury timeout. Tinamaan yung kanyang kanang tuhod. No? Nagkabanggaan sila ng Terry Saldana. Terry Saldana sinugod yung kanyang actually calf muscle ito na masakit. Buti nilang hindi tuhod dahil hinahawakan niya yung calf muscle niya. And they want an injury timeout. Itong hindi pwedeng mawala para sa San Miguel. They need this guy very badly. You know, the minutes he has played, very productive para sa kanyang koponan. Okay, hinihingi. Sine-check ni Ron Jacobs sa kanyang lineup and quickly, alam niyang hindi niya pwedeng i-afford ang isang timeout at this point. So, papunta ni Gilbert Castillo, si Art De La Cruz, who is still down. Pinapalta na ni Ron Jacobs, si Art De La Cruz, just in time. No, meron tayong 46.7 seconds left. Ang San Miguel with a 6-point lead kontra sa Gordon's Gin. Well, malamig na malamig ito si Gilbert Castillo. Itong tinatawag na pinasok dahil necessity, of necessity due to injury. Kundi, there is no intention of using him at this stage. Maybe later on, pwede. But you can never tell. He can deliver 19 seconds left on the shot clock for the Beermen. Pero pagka-player ka, dapat always ready. Always. Para kang boy scout, cup scout. Ano ka? Maging handa. Seconds to shoot. Abuda umatake. Binigay kay Mustre. Mustre bukas na bukas sa gilid. Wala. Rebound kinuha ni Terry Saldana. Pinukul ki Hison. Gusto niya pasahan si Hison. Rito, mukhang yun ang pinapractice nila. At saka ang bagay. Pag si Hison, okay. Kumira ng 3 points. Oh! Malaking-malaking basket move. One shot ang hinihingi ni Ron Jacobs. Tama yan. Dahil the shot clock is off. Go for one shot. Pero Nebra has a couple of fouls to give. They have one foul to give before they get into penalty. Look, iba yung nilalaro rin ng Gordon. Sa matapos mong ibaon ng 10. Tatlo lang ang i-abante mo sa kanila. Papunta sa dugout. Asaitono losing the handle. Pinilit yung tira. And Asaitono, itinuloy ang kanyang pagiging top scorer of the league. May foul doon. Hindi binigay ni Saldana. Ilalabas lang ang bola. They're not aware of the situation. Si Asaitono with 20 points, 5 rebounds, 1 steal dito sa first half natin. At 5-point lead as we head to the halftime break sa ating pong Adidas Halftime Report. An old friend, makikita natin at ang South Border, isang kilalang banda live. Kinanta nga ni April Boy Rino. Uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na tayo!
binigyan ng extra 2 minutes no, to warm up yung dalawang kupunan. No? Dr. J, gamitin natin ito para silipin muli. No? Assist Gordon Sampo laban sa 6 lamang ng San Miguel. Doc? Yes, and 24 rebounds for San Miguel. Like you said, that's surprising. Ang field goal percentage actually, Chino, mas mataas ang Gordon's. Ang problema nila was San Miguel was given 14 free throws making 9 while Gordon's was only given 3 free throws making 2. Alam natin dalawang beses na nabigyan ng San Miguel na 3-3 free throws because of a foul from the 3-point territory. Ito yung marunong mag-golf yung dalawang yan. Sabi ni Martin, he played golf like a farmer daw kanina. Marami siyang hinungkay. Hindi, maingay maglaro yan. Pwede ba sa golf yun? Tsaka yung tele... Hindi, kami nga ni Ed, nagalit sa kanya nung isang araw. Amin niya na yun. Nagalit kami ni Ed Pixon dyan nung isang araw tsaka ni Anthony dahil kasunod, kasabay namin sila eh. Parang opposite direction. Hanggang naglalaro na kami, pumapalo na kami. Nasa telepono pa rin, sumisigaw pa sa telepono. Magbe-break ko kami sandali. Si Ariel Rivera, hawak ni NBA. Sign natin. Magbabalik po kami with the third quarter. Defense encountered by San Miguel again. Sa Noli Locsin sa pivoting moves. No? Katulad nga nang sabi, this is a very pivotal, I think, quarter for Gordon's Gin because usually dito talaga sila bumubuhos and this is where we've seen in the past na nakakabalik sila from big deficits although they're only down by 5 at this stage. Oh, watch out! Ito yung matchup ng dalawang power forward. Yan sa Saitonas, 5 seconds to shoot. Naubos na oras. Sinukit yung bola and this is a turnover. Binigay kay Heason from Baldovic at Heason stops one in. Ano, mali rin si Nelson. Masyado niyang inagaw yung eksena in that last play instead of trying to swing the ball to his teammates. Eh, pagtapik, bigla. Sabi siya, pag na-intercept yung bola in that area. Oo, delikado talaga. Aabutan ka talaga ng fast break. Isat ang bola ang San Miguel si Mike Mustre. They have 9 seconds to shoot. Mustre, floater, wala. Ito na ang Gordon. Sabi mo, Dr. J, third quarter ang paboritong quarter nito. Marlo Aquino. Mukha si Valdavid. Lumapit ng konti. Mayroon pa loob ang tira. Masyadong mahina. Nasukit ng konti ni Rasela. Ang... Malakang jump shot. Pagbuka ka eh. Yep. Isolation play. Uy, natamaan siya si Abdullah Cruz. Pero we did not stop because wala nga pito. Tama yung ginawa niya. Why stop? Nice move. Up and under move. Bagsak si Mike Mustre. At ang bola mananatili sa panic ng Gordon's Gin. O rather ng San Miguel Beer. Ito, si Heason coming in for the stuff. The real good flyers right now. Guard position being Heason. Itong Heason, ipinapakita niya more than the looks. He can play the game. De La Cruz, tumira, wala. And Heason again for the rebound. Nakatingin na agad siya sa unahan. Aatake ang kanyang kupunan. Binigay kay Valdavid sa gilid. Wala silang tira. David, bibigay kay Marlo Aquino. Marlo Aquino, sayang. Pero ando si Noli Locsin. Ginamit yung kanyang katawan bilang panangga sa kumukontra sa kanya sa rebound. Well, alam mo naman, talon-talon si Noli Locsin habang hindi nakakashoot pa yung kanyang kapakampi o sarili niya, hindi siya tumitigil tumalun. You know? And all of a sudden, the lead is down to only one, 43-42. Tough defense here by the white shirts. Lalo na yung Jaworski, yung senior. Kanina, dinaanan lang ni Ardilacos yung batang Jaworski, pero yung matandang Jaworski, pinahihirapan siya, naka-rebound pa. He's one of the better defensive guards you've ever had in the league. Alam ni Glenn McDonald yan, tanong mo sa kanya. Bibigyan niya, bibigyan kanya ng thesis kung anong ginagawa sa kanya ni Jawo noong araw. Marami ba? Ang pasa sa ilalim na antala sa pagkat nandoon ng kamay ni Freddy Abuda. Ito ni Locsin, babagan. Parang he looks tired. Oh, he looks winded. Mike Mustre bukas, umatake. Ang kanyang tirang takot, inulit na naman yan. Nakita niya si Noli, nandun eh. Alalay ng alalay yung kanyang roll. And Jaworski brings the house down. Ayun, meron pa yung map man. Tinutulungan pa si Noli Locsin, yung kaibigan ko yan. For, I've known him for 15-20 years. Hanggang ngayon, mabait pa rin yan. Andito pa rin siya, no? Yeah. Faithful. Maging bahagi na siya nitong karanitang kulisiyon. Mamaya, makikita natin yan. Olsen Rasela! Binawi ng konti. You know what the difference Sani Jaworski makes inside the court? Dr. Yeah, he's pressed. I mean, he's a good defensive player. Yan ang problema ng team niya pag yun ang unang lineup nila. Kulang sila sa defensive player. Si Sani magaling sa help and recover rin yan. Tsaka, wala rin mismatch kay Sani dahil matapang yun. Matapang. Tsaka kahit sino, lalabanan niya sa poste.
Sally Jaworski. Ito ang magbibigay sa atin ng thesis. Paano to defy Father Time? Ito, si Vincenzo na naman. Ang Gordons pa-atake na naman. Lamang sila ng isa. 46-45. We have to credit the red shirts. They came back very fast in that transition defense. Jaworski to Loxin. Merong double team. Bumukot si Loxin. Ang kanyang dukot. Something that he has mastered dito sa ligang to, yung dukot. But concern natin si Noli Loxin, parang pushing himself. Tukot din eh, tukot Dr. Jay. Yeah, you know, this is now their 15th game. Iba yan, the first 5-6 games, eh, wala talaga, you know, you're in such a good condition that you can keep on running the whole day. But right now, you know, he also has to play defense on the other end against Nelson Asaito. No, hindi lang kumpensa ang kailangan gawin niya, no? Yeah, pansinin niya si Noli Loxin, he has 11, 5 rebounds. Pero ito something na sinasabi natin palagi, that something that he has to improve. And he has improved. It's just like Art De La Cruz. You know, Art De La Cruz used to be a very, very poor free throw shooter, but he improved in the PBA. So much so, I think in this conference, he has only missed 2 free throws over 20 attempts that he has had. So nasa sayo yan eh, you know. But, you know, you're wanting to improve because they can shoot from the outside. So obviously, kaya nila mag-shoot from the 15-foot line without a guard. Dahil wala pong bayo, tama, Dr. J, walang pantaya, kaya nga free shot yan. Nice pick and roll play here. And San Miguel using the shot clock their advantage. Hindi yan tumitira ng maaga. Earlier than 8 seconds. Palaging nauubos alos. Asaito no thinking 3. Rebound to Jaworski. Position play again. Outlet pass to Noli Loxin. Noli Loxin binangga si Asaito no, and he will be called for the charge. Maganda yung bato ni Coach Sonny Jaworski. And si Jaworski, hindi mo akalaing 50 anyos mahigit na. Di ba halata? Ito, ang field goal natin early on. San Miguel missing 7 shots. Huh? Yeah, they're only 12% from the field. Well, Gordon's is over 50% so far in this quarter. That's why they've made that comeback. They haven't taken the lead, but we have a loose ball foul. Pangalawa ni Noli Loxin ito. Meron lamang concern dito sa foul trouble ay si Vince Sison is carrying 3 personal foul. And that happened in the first quarter, but he was still able to play in the second and made you allow it. Asaito no, short on this shot, and Sonny Jaworski actively fighting for that rebound. He gets the break sapagkat last touch De La Cruz. Yeah, and he got good positioning on that rebound play. So it was De La Cruz who had to come from behind and tap it out. Meanwhile, pinasesenyas ng play ni Coach Jaworski kay Baldavid post-play. Nakagaw naman. Nabasa niya sa ito. Nabasa-basa yun. You've got to give a big, nice pass there or a bounce pass. You know, because usually guys over the back are much quicker if they're smaller. Kita nila, dumarating yung basa. Ito si Abuda, ipinitin ng bola sa ere. Maganda, isang maganda sinaksak niya yung dibdib niya sa dibdib ni Marlo Aquino. Para hindi siya ma-blankan. Dahil kung straight up niya tinira yun, eh, kakainin niya. Buta tayo. Balik sa muka ang bola. Isaan lamang ng Gordons. Bukas si Vin Season. Bukas din si Jaworski. Thinking 3. Oh! Nagustuhan niya ang pagkakita niya. Glenn McDonald, nandito hello. Ako, naalala mo ba ako? Siguro si Glenn McDonald iniisip. Natatawa pa. Glenn was a great shooter, pare. Eh? That's why he was number one pick of the Boston Celtics. I think 75 or 76. Meanwhile, babawi. Wala. And Noli Loxin high up for the rebound. At ito yung adrenaline ng Gordons. Mataas na mataas. At yung pagbaba ng bola. Masyadong mababa para kay Rasela. Si Jaworski tumira. At foul ang itatawag kay Coach Sonny Jaworski. Well, that's not gonna get away from referee Chua. Alam natin yan, yung minsan yung patalikod ni Sonny pero wala siya sa posisyon, and then he banks again yun. Tatawagan talaga ng foul yun. And Sonny Jaworski nagugulat sa kanyang foul. Apat ang lamang ng Gordon. White Castle, White Castle, ang White Castle Whiskey. Just the way I can, in a cool, cool can. Refreshing na cola, I'm having a zest. Zest the cola. A cola na may zest. Rebound. So, two free throw shots off a foul by Coach Sonny Jaworski. Kanina po sa pagpunta natin sa timeout na ito.
Ito po ang ating commissioner kasama ang kanyang assistant si Ricky Santos. At meron pang isang Ricky doon, yung suki ng PBA, yung taga Bulacan. Yes. Si Ricky Meneses. Sabihin ko sana Berhel eh. Kasi nagbabakasyon sila Berhel ngayon. Ayaw kung saan. Pero di, bago daw ang coach na, tabalita natin, si Puro Valenzuela ang mag-take over. Heason, muntik mabitawan ng bola, but he recovers just in time. Looping a pass to Aquino. Aquino, up fake! Ilista mo na yun. Yun ang sinasabi. Because he's a great player for a big man. He, you know, his thinking process is very quick. Eh. At saka kanya reaction. Pwede niyang itira sa ere, pero feeling niya, kaya kong patalungin itong mga defensive player at hindi na nila ako mahihinto. At least, hindi sa complacent dahil sa height niyang 6'9". Yeah, yeah. Kasarapan Dr. J dito kay Marlo, if he's 6'9", ang daling hanapin eh. Oh, that's another one of those great shots of Asay Tono. Naalala mo yan, yung panalo nila noong isang beses yata sa sa Pure Food yun, di ba? Yung mga tinira niya. Oh, inangatan niya ng inangatan si Alvin Patrimonio sa bandang kaliwa dito, dito sa same court na ito, doon sa kabila, sa kabila. Kuneta, but no? On that same right side of the left side of the farther court. Hinihingi ng isolation, binigay kay Marlo. Marlo against Asaitono. Asaitono now making his move. Umatake siya. Tinakpan siya ni Marlo Aquino. At samantala na ubusan ang spasyo sa ilalim. And Marlo guarded him well. Marlo tried to cover the baseline and let him go down the middle. Pumilit si Nelson, alam ni Marlo saan siya pupunta. He had to take a fadeaway shot. And the rebounding, 11-2 in this third quarter in favor of Gordons, ba? Sonny Jaworski, bibigay kay Marlo! And Sonny Jaworski, second assist in the ballgame. Hindi naglaro ito ng isang araw. Kaya rin i-reserve niya para sa semifinal. Pinalaro niya yung anak niya. Jaworski pa rin naglaro sa third quarter. Kaya rin i-reserve niya para sa third quarter niya. Ewan ko ilang libo ng assist ang nagagawa nito si Coach Sonny Jaworski sa kanyang karir. Huwag ka magbibilang. Sasawa ka. Close up play. Tumukot kay Jaworski and he gets the foul of Sonny Jaworski. Siguro mo itong Araneta nakakapagsalita lang. Sasabihin siguro ito kay Jaworski, ano, nandiyan ka pa? Naglalaro ka pa rin. Well, first of all, I've seen him. No? And then I've been involved here since 1977. So alam ko yan. I even remember a game where he beat us in 1978. Kasama yan sila Glenn. Hindi ko maalala kung yun ang kasama. But he hit 8 3-point shots against us. Ah, yun yata. Dok, yun yung 3-point shot na hindi pa extended yung 3-point shot papunta doon sa all the way sa baseline. He hit those against us in the second half. Kaya kami natalo. Bukoy yung pinataya. UTEX yun. Yeah. Anyway, we have Art De La Cruz really improving on his free throw. Although he did split one earlier doon sa second quarter. Pero dito sa third quarter, nakikita rin nila na si Art De La Cruz, magagamit nila sa post, no? And that he can, because Gordons is not a team that double teams a lot. So they will let Art De La Cruz operate at the low post area. Pinasahan ni Jaworski, a surprise pass si Baldavid. And si Baldavid tinamaan sa mukha. Oh, sa pool. De La Cruz, oh, kabit na kabit siya. Parang yung nangyari kay Jason Webb kanina rin, halos, no? Na medyo natamaan sa mukha. Wala kasi yata yung pagkakapalo ni Art De La Cruz dun sa play na yon. But Baldavid picks himself up. And it's okay. Ito, tignan nyo ha, kung saan magagaling help. Well, bola hinahabol ni Art. It's clear, no? Lumagpas lang. Pero masakit yung tama na yun. You know, Art is a tough player. Pero lately, he's calmed down. He's played decent clean basketball. Three-point shot by Heason. Ang tayo nun! Pero ang nag-provide ng screen was the Big J himself, no? Setting him up for that with that nice screen. A three-point lead. 5-point. Or rather, 5-point lead para sa Gordons. A 3-point shot by Heason. Bumaway si Rasela. Wala. Nakuha ni Marlo Aquino. Siya na nagbabalik. Wala. Umama sa paa. Yun ang mali niya. Rasela bibigay kay Asaitono. Asaitono ilalagay yung bola. And Jaworski hindi na sinurrender yung foul niya. That's a very bad move by Aquino. He should have given up the ball to Loxin or to David instead of trying to dribble the length of the floor. He can't do that. Ito si Noli Loxin. All silent in this ball game. We haven't seen his explosion to the basket. Siya, the double team sila. I think I spoke too soon, Dr. J. Nag-explode niya sa basket, pero... Tama na. May tumawag yata ng foul. Eh. So, mawawala yung traveling dahil yung foul is always the graver penalty. Number one, technical. Technical. Dahil illegal yata o whatever. Technical foul, itatawag? Hindi, tingnan natin kung kanina. Hindi. May kumangal, kaya tinawagan ng technical. Second motion. Kasi natawagan na. Okay, anyway, technical foul kay Baldavid. Second motion ang itawag kay Baldavid. Kaninong bola?
I-checkin natin yan kung ano nakatawagan dahil hindi tayo nagkaintindihan sa referee. Bola yata ng San Miguel. Traveling violation yung tinawag kay Naulok City. Ito, tingnan natin kung saan manggagaling si Valdavid. Ito yung tira eh. Ayun, sinalya ni Valdavid si Rasela. Yeah. Yun yung tinawag sa kanya na foul, a second motion. So the lead is down to only 2 with 2:58 left dito sa ating third quarter. Mike Mustre against Season. Iniikot ng San Miguel ang bola. Sa kanilang pagtsatsaka, bumuka si Rasela. Wala. Rebound, nakuha na naman ni Sonny Jaworski. Ipinasa kay Valdavid ang nakatalikod. Si Valdavid ibibigay kay Loxin. Si Loxin ilalagay ang bola sa ring. Well, those pick-up balls, rebounds, and loose ball recoveries have started off some fast break points for Gordons, which they've been able to capitalize very well. 60-56 dito sa ating third quarter. Gordons dominating the quarter so far. De La Cruz sinundotan ni Jaworski. Napunta kay Abuda. They have 10 seconds to shoot. Masyado malayo na si Art niyan. Mustre, not afraid to shoot the three-point shot. Ayun si Art De La Cruz, crashing the boards. Huh? Sobrang lakas dun sa pagkukuha ng bola. Ang pasa nakuha ni Abuda. Bagsak si Season. At magtsatsaga pa rin sila. Kita mo, hindi pa rin nagmamadali. And tatawagan ng technical foul. And Sonny Jaworski inusli ang kanyang paa. Yeah. Kitang-kita yung paa ni. Oh, yan. Sinis. Yan ang reklamo ni Jaworski at baka bibigyan siya ng technical doon sapagkat meron na nga. Ito yung sinasabi niya kay Varela. Nakaharap pa siya sa mukha ni Varela. Meron na nga eh. Meron na nga tinawag eh. Ito, tignan natin kung saan manggagaling ha. Tignan natin kung nasan ang paa ni Jaworski. He comes out, takes it away. Wala, hindi naman tumama eh. Yeah, but the intention. Oh, pero sabi natin, pero sa kanya, inalis niya kaagad yun. Yun ang sinasabi natin doon, yung intensyon na makasakit. Yun ang mahirap. So mayroong timeout para palamigin ang ulo ng San Miguel. Magbabalik po kami. When you practice, obey your thirst. Sprite. Like Colt 45 to save the day. 45, America's premium strong beer. Ayun, para sa malaking gutom, may Jollibee Langhap Sarap Value Meal na. Sir, ano pong order nila? Champ, Langhap Sarap Value Meal. 56 pesos lang. May kasama ng french fries at soft drink. Malal sarap at presyo. Kita natin ulit, Dr. J, yung action yung nangyari. Yeah. Ang sinasabi ng mga referees, hindi nga tumama ang paa ni Sonny Jaworski, pero ang tinawag nila ng technical is the intention. Yung intention. Of course, he can also say that he was positioning himself. Tapos, that's why, bago dumating pa si Rasela, wala na doon yung paa niya. Pinunot niya na eh, pinalayo na. Malayo na eh. Well, that's over. Let's see the game as it's played here. Asaitono against Loxin. Loxin, all eyes on the ball. Asaitono making his move. Naubusan ang oras. Wala na naman! And that's the second time na naubos ang bola sa kamay ni Nelson Asaitono. And Ron Jacobs, disappointed dun sa play na yon. Loxin has been able to bodily prevent Asaitono from getting into the 3-second area. Bangga-banggaan ang katawan. No call. So, hindi naman nakakaano si Nelson. He has not really been able to get off a shot. Nakakapagod din yun, yung mga bangga na ganun. Doon ka mauubos unti-unti, si Valdavid. Ilalabas kay Jaworski from the same spot. He had one earlier. Ilis na mo ang pangalawa. Talagang natutuwa siya. Siguro nakita niya si Glenn. Pasikat niya yan. No, nakakadalawa na siya. And this one was dead center. 2 3-point shots in the ball game para kay Sonny Jaworski. They're on top by 6 points. They go back to the Nelson Asaitono. And this is the way Nelson should do it. Operate closer to the basket and get that spin through the baseline. At makikita mo itong Sonny Jaworski. No let up. Pero nito, no let up din. Buka si Asaitono. Will he challenge Jaworski? Yes. Pinabanda. Wala. Rebound nakuha ni Abuda. The scrappy Abuda at work. Buka si De La Cruz. Lalabas kay Alan Kaidik. Jaworski recovers. Tumira si Alan Kaidik. Wala. In and out. At bola mapupunta sa panig ng Gordon si BK Kihison. Hison libre. Ibinamit ang banda. And that's gonna be a delay of the game warning against Hison dahil that was a terrific shot. Pero pagkatapos nun, tinapik na yung bola palabas. And that's gonna be a delay of warning called against the Gordon's team. Nagwawala ang mga fans ng Gordon's. Kumukulog po sa loob ng Araneta Coliseum. Dumadagong-dong ang paan na napakarami. Libu-libong mga fans ng Gordons na nandito sa loob. Natutuwa sila at lamang sila. They need this ball game, especially with the victory of the Hot Cowboys earlier, no? Because palapit na yan. Palapit na yung mga yan. Binigay kay Abuda. Bukas si Rasela sa gilid.
10 seconds to shoot. Bukas si Olsen. Ginamit ang kaliwa. Wala. Take ni Asaitono. Wala. Rebound na kuha ni Asaitono pero merong foul. And what strength Asaitono has, ha, Dr. J? It's on Nolly Loxin. That's number 3 on him. And also the 4th team foul now on Gordon. Si Nolly Loxin. Merong 15 puntos in the ball game and 6 rebounds. Pero meron siyang karga na ngayon. Three personal fouls. Correct. So sila ni Hisom, they're in the same boat with 3 personal fouls apiece. A difference of 3 seconds sa game clock at shot clock ng San Miguel Beer. So sa play for ano, nag-double team ngayon. Ah, nice down the middle by Abuda. Galing din ang peke, no? Inabangan, pinakarga sila doon sa post na play. Nilaglagi Abuda for an open layup. Well, it's last shot time actually, pero may fouls to give ang San Miguel. Eh si Noli, namamadali. Naubos ang oras sa panig ng Gordons at pagkatapos ng third quarter, sila ang lamang. 4 na punto, 65-61, and Sonny Jaworski, 6 points, 3 assists, walang palya sa 3-point area. Yan si Coach Sonny Jaworski para sa Gordons. The official jeans of the PBA. 12 minutes na lang nalalabig. Pinura ni Marlo Aquino ang tira ni Art De La Cruz. Pero si Alan Kaidik libre at binigyan niya ng 2 puntos muli ang San Miguel. By the way, Naron is in the ball game replacing Rosella. Naipit si Juan David. Pero si Nolly Loxin pa rin na nakakuha ng offensive rebound despite a lot of red shirts in front of him. No? Apat-apat ang umaharga kay Nolly Loxin. Ito, tignan mo Dr. J, ang one of the highlights of the third quarter. Marlo Aquino has learned a lot from Jaworski, yung pagbabato ng ganyan. This is perfect in the sense that ang timing, pero there were 2 defenders, kaya it's not really a good throw. Pero Hisom was able to get something out of that. Meanwhile, fast break points, Dr. J, ng third quarter. 10 para sa Gordons, 4 lang sa San Miguel. Pero ito, bumabalik na ang San Miguel, pero na-miss ni Art De La Cruz yung banda, no? Takbuhan ng takbuhan dito. Nasundot si Hisom at lumabas ang bola, nakuha ni Baldavid. Itinira ni Baldavid at binigay niya muli ng 4 puntos na lamang. May assist na naman si Jaworski. Saving that ball from going out straight to the hands of Baldavid. That's an assist. The what you call hustle. Yun ang kaya siguro hindi niya pinatanggal ang sarili niya dahil parang ang intensity pag wala siya mababa. Mababa, eh. Oo. Ito si Abuda. Hindi makatira kay Marlo. Nagbago isip niya. Pero Alan Ting, Triple V, galing kay Alan Kaidik. Umiinit na si Kaidik. He has 5 here, pero they've got to defend on the other end. And Maron gave up that foul. Hisson's got to stop double-teaming. He's got to worry about Alan Kaidik because Kaidik is beginning to get hard. Ito yung sinasabi ko. He saves the ball, although outside niya. That should have been called out. Stepping yata, pero... Buti wala tayong big 9 dito. Sigurado yung mga fans sa San Miguel. Dapat yung outside bola na ng Gordons. Eh. Pero A for effort para kay Coach Sonny Jaworski. Ito, 27 points in the third quarter to only 18 by San Miguel. Another 3-point shot ni Jaworski. This one is sure. Pero nakuha niya ang rebound and a foul on Alan Kaidik. Hindi niya na-box out si Sonny Jaworski. Yeah. Kaidik was also looking at the shot, you know. Kaya nga hindi niya iniisip na, you know, it's gonna be that long a rebound. But usually misses from 3-point shots are long rebounds. And Jaworski knew that. Ito si Jarencio, ipinasok sa ball game. Tama yung pinalit si Baldavid, pinahingamagod na rin eh. And they need a better defensive guy there at the post. Jaworski, niikot ang bola. Ito ang Gordons, ito na naman, another triple V! This one from Hisom. He's explosive tonight, ha? He has 23 points in the ball game. Sobrang sabog ni Vince Hisom dito sa ball game na ito. At itong Gordons means business, ha? Natalo sila ng 2 beses, Dr. J. At ayaw na nilang madagdagan pa yung kanilang back-to-back losses na yan sa innings. Abuda is open. Ando si Marlo, hindi siya makatira. 5 seconds to shoot. Si Naron, hindi malam kung saan pupunta. Binato na lang ni Abuda yung bola at natapos ang shot clock. 24-second violation. Yan ang masama, eh. Kasi pag nabablanka ka na ni Marlo Aquino at nakita mo sa harap niyan, eh talagang ang tira mo, alihuin na lang. Mahirap din, Dr. J. Kanina nakita natin si Mike Orquillas kung paano mahirapan sa pagdiskarte. Itong si Naron, dinidignan ko sa ball game, kuray suka. Eh, parang nervous na nervous sa loob ng court. Oh, it's a tough game. It's a tough game right now. Hisom umatake. Wala ang kanyang tira, but a foul has been called. At siya ipupunta sa free throw line for 2 shots. At nakita ni Rod Jacobs ang indecision ni Naron. At papagpan niya ngayon ang kanyang guardia. Si Olsen Rosella ang kanyang ipapalit malamang. Yes, probably. Meanwhile, you know, Hisom is very quick to take advantage of the openings that he sees, especially if Kaidik is going to be late on defense sa rotation, makakaroon ng openings si Vince Hisom.
Wilson ay pinasok ang kanyang unang free throw. Ito na, pumasok na ang guardia. At si Naron, tinatawag ni Ron Jacobs upang kausapin. Sinasabi sa kanya na tinuturo ako. Read my lips, Dr. J. Alam mo kung ano sinasabi. Pero kita mo yung pagalit niya. Hindi yung pagalit na, na moon, parang nagmura na, no? Hindi mo naman pwede pagalitan dahil siyempre rookie pa lamang yan. At pangalawa, he's just beginning to learn the ropes. And you know, this is the PBA. Look at Gordon's field goal percentage in the third quarter. 73%. That is wide open there. If in, wala. And Nori Loxin kinuha ang rebound. Si Nori Loxin nakadampot ng kanyang ikapitong rebound sa ballgame. Umaatake si Vince Season. Hindi siya nakakakuha ng puntos pero nakakakuha siya ng foul. Si Artie Lamuros ang tatawagan ng foul. Si Vince Season, Dr. J, 18.5 points ang average niya. Pero ngayon, meron ng itinatala si Hison na 25 puntos. Well, Renzi having some problems throwing in. And we're gonna check. Malo Aquino! In wow. Your face! Woo-hoo-hoo! Dr. J, yun ang tinatawag kong facial. Yeah. Ano yung dermatologist? Pupunta ka ba ng derma, partner? Si Asay Tono bibigyan ng isang facial ni Marlo Aquino. You know, when he goes up in the air like that, no matter how strong the bull is, parang idinadala na niya yung kamay ni Asay Tono. Oo, inangat eh. Sinama, kita mo yung power. Yung sinasabi ko, deceptively strong yeah. Na Marlo Aquino. Like Charles Barkley, pag sinalubong mo sa area, ay ka, sasama ka niya. Sasama ka niya eh. Susuot ka na rin niya kung pwede. And Marlo Aquino connecting on the free throw to give Gordon 6 of the ball game at 9 points. But the pacing down by Jaworski in the second quarter is helping them. Finally, humingi ng timeout si Olsen Rosella. A 20-second timeout hiningi ni Coach Ron Jacobs. Time to regroup. Para sa kanyang kupunan, alam nilang mahirap ito. San Gordon, si nakakaramdam na sila'y pumutok na. Pumutok ba talaga sila, Dr. J? Well, lumatsyada na sila courtesy of Hison. And I think the leadership of Sonny Jaworski. Itong San Miguel, maiisip mo ba na ang isang team na sinabing pipilay-pilay ay makakarating pa sa semifinals? Well, it's a tribute to their determination, no? At saka their team play. More than anything else, their defense held them through the first 6-7 games. And then eventually their offense began to bloom also as some of the players began to get confidence. Now, this game is far from over. It's 9 minutes and 16 seconds. Although Gordon has certainly turned it around. Siyam na ngayon ang laman nila from being down by 5 at the half. Ito si Asay Toro umatake. Ganamit ang panda and he will get a 3-point play opportunity. Bagsak si Aquino. Nagkaroon ng mistake sa depensa nila sa ilalim, Dr. J. Yes. Ito rin siya yata may foul mo. Ang ganda ng 20-second timeout na yan, Dr. J. Enough time para makarecover sila. Set up sila ng play para kay Asay Toro. Correct. Well, siguro, sinabi na ni Jacob si Nelson, ang ginagawa mo, masyado mo nang linalabanan si Loxin sa post. Imbis na umatake ka nakaharap sa basket and just go straight in, bahala na, di ba? Which is what he did in this play. He did get a screen and got the ball and got that one-on-one play against Pido Arencio. Para kasi dati inaabangan niyang lumapit sa kanya si Loxin. Hindi papabangga ka pa eh. Ito, mau of position. 9 minutes. A 6-point lead para sa kupunan ng Gordon's Gym. At foul ang itatawag sa ilalim. Si Abuda ang tatawagan ng foul. Ikatlo ni Abuda yan. At dahil nasa penalty na ang kupunan ng San Miguel at this early, they have 17 fouls in total. So free throw shooting situation ito. Well, it's a big contrast in the first half wherein San Miguel got the benefit of shooting free throws. Like I nabanggit ko sa'yo kanina, 14 ang binigay sa kanila, they made 9. Gordon said only 3 given them, they made 2. Si Nori Loxin at kinonekta ang kanyang unang free throw shot. 8 minutes and 57 seconds left dito sa ating ball game. Labang pa rin ang Gordon's kontra sa San Miguel Beer. Nori Loxin, 8 rebounds and Nothing new. He averages 10 or a little over 10 a ball game. 14 points dyan. Sometimes in one sequence nakakatatlo yung talo ng sa offensive, nakakatatlong rebound in one sequence in back play. Rebounding demo ang si Nori Loxin dito. 8 seconds to shoot para sa San Miguel Beer. Posting up
sa ito, no? 4 seconds to shoot, 3 seconds to shoot, wala, rebound up. At ito na bitawan ni Pido Jorenzo. Ito po si Pido, ha? Pagkatapos nung kanyang miscue, ba, balakot ng konti. Hindi, is not 100% fit. No, hindi pa siya 100% na nakakabalik. That's a bad miscue. Mag-isa ka nag-riba, wala ka namang kalaban, hindi mo pa makuha ball. Eh. Kailan mo pa makuha ball? Sa ito, no, ando si Luxin sa kanyang harapan. Making his move. Pinangat ang bola sa harap ni Nolly Luxin and a foul. Yun ang hinahanap na palagay ko, Dr. Jane. Na makalis na si Nolly Luxin sa kanya dahil sa mga foul. So if you notice, in the last two plays, hindi na siya bumaback up. Naka-frontal face basket ang tinatawag natin ang pagka-atake niya kay Nolly Luxin. Where he has more room to operate. Si Nolly Luxin ang tinawagan ng kanyang ika-apat na foul at sinilansan sa Itono. Again, another explosion. He has equaled his average of 29.5 points per ball game. And we're still 8 minutes and 23 seconds away from the conclusion of this match. But big numbers, I really saw the numbers. It was big, you know. I mean, that's big contribution. Hindi pa lumalabas yan since he came in sa third quarter. Sabi mo nga, I think he really wants to win this ball game. He knows how important he is not to lose 3 in a row. Alam mo, pag rumatsyada, itong Gotos, in the past, meron silang habit na pag rumatsyada, matalo, ang haba. Kasi ang haba nung paralo rin nila. And at this stage, you cannot afford that because you're in the second. 8 minutes and 10 seconds left. Ikot ang bola para sa Gordons. Umuposte si Luxin. Hindi makita ni Jaworski ang buwang. Ito ngayon. Napuka si Jaworski. Good hitting. Three. Yes, yeah, he lost Jaworski. Assisted. Sige, sabi niya, iniiwanan niyo. Ako rito, ha? You're sagging down off me, ha? If my son did not make one shot, I'll do it all for him. Babawi ko yan. Sana bumoundary para sa pamilya Jaworski dito. Boundary na sila. Sobra, boundary. Sobra na pa. 630. Kita na pala, hindi lang boundary, Dr. J. Kita na, sapagkat nakakaisa si Dudut per game. Misa si Jaworski Senior, hindi nakakaisa. So kita na silang magamang ngayon. And Sonny Jaworski nailing his third 3-point shot of the ball game. Good thing. Matapos ng dalawang mahigit. 20 taon sa PBA. Imitirap pa lang. Imitirap ito ng 3-point shot. Pero yan talaga yung master ng laro kahit dati. Yes. Now, a big, besides the driving in of the barrel. Right. Now, meantime, nakita mo ang adjustment on the part of Gordons. They put Marlo Aquino on Nelson Asaitono, which I think is the right move. First of all, Marlo only committed his first foul. He's free from foul trouble. And I think he would be a tough defender for Nelson at this stage. Who has changed his style by attacking frontally. Hindi na yung paatras-atras. Dok, yung huling tira ni Sonny Jaworski, sorry sa mga fans ni coach, pero sinabi 2 points. Yes. So it was adjusted. Kaya 78 lang ang score na. Adjusted. And dito sa atin, hindi rin natin makita nagkaroon ng signal. Just like what happened earlier, no, doon sa tira ni Mustriata, no, yung timaran. Dok, kasi sa araw, pinanonood ko yung mga video ni Sonny Jaworski, first 10 years ng PBA. Hindi ganito kalapad ng katawan ni Jaworski. Payad siya nung mga una. Pero ngayon, hindi na lumapad. Ano? Well, alam mo naman, as we grow older, for every year that you grow older, you're supposed to gain 1 pound. Ah, yun ba? Sige, papanda ka. Maalala mo. Unless you keep on working out. And, you know, obviously, if Sonny stops playing, he's gonna balloon. Because ang kanyang build, at saka yung build niya is really... Talagang malapad. Hindi matabayan. So he has to work out. Ang Sonny Jaworski, alam natin ang work ethic niya. Eh. Workout, basketball practice, araw-araw, basketball. Come on, come on! Six-point lead para sa Gordon. Balik kay Alan Kaidik. Ang ganda na execution, pero hindi maganda ang tira. But Alan Kaidik recovers. Alan. Sa rebound to, Dr. J. Hindi na tumalon si Nolly. Yun ang problema. Hison na rin. Nakatikin, nakakaramdam. Kanina pa natin napapansin niya. Nasundot naman ni Adela Cruz sa pasa ni Hison. Yes, you cannot pass that way without really setting yourself up properly. Kasi lag ginuluan defense, binigay kay Abdela Cruz. Short on that shot si Abdela Cruz. Way short. Hinihingi siya ng usok dito sa aking wrist, sabi niya sa mga ref. Lorenzo, babagsaki, Luxin ang bola. Luxin, harap sa ring. Mabagal ang reaction ng San Miguel. Hey, ang problema talaga ng San Miguel, very, very clear. They don't have a center who can really cover the middle, you know, and intimidate those kind of shots. Ang naglalaro ng center is actually Asaitono or a makeshift in Abuda. I mean, they're small and not wide-bodied. Ito, humingi ng bola si Asaitono. Bukas si Rasela, bukas si Kaidik. Kaidik lumapit ng konti, umigil sa ere, wala, rebound, nakuha ni Jaworski. Inilabas kay Hison. Ito, 2-on-1. Labas, Marlo Aquino, and a foul given up by Asaitono. Offensive foul ang itinawag, Dr. J.
They're not a very good angle, pero correct, you know, take a look. Because sa atin, hindi natin makita covered yun, you know. Ito, tignan natin kung takip tayo. Hindi tukot sa ilalim, pero Dr. G, parang natural na movement mo yan, di ba, pag lulimbag ka? Yep, well, it's his decision, it's his judgment. Coach pa rin tingin dito, tawa ng tawa. In a sense, I really think the officiating has still been very solid. Pero dikit na naman ang laro. Apat lamang ang lamang ng Gordons. No matter what they do, they can't seem to put away San Miguel. No? Unang dalawang pagtatapat, ang dalawang kupunan ito, parehong sa eliminations. Nakita natin, Gordons nanalo ng 83-81. On a buzzer beater by Baldavid. Point shot. Ayong dalawang pag gumagawa mo, di ba? Reversing the ball is Jaworski. Bigay kay Harencio. That's long. That's way up. Asa ito na pinigay kay Racela. Will he take it? No, binigay niya kay De La Cruz. And De La Cruz finishes. One execution ng San Miguel doon sa kanilang fast break. And the lead is down to only two. He's gonna take another three. This one is out. Pero ando si Marlo Aquino. Ilista muna naman. Hindi magala. Pero ando si Noli Loxin. Ito ang ililista natin. Hindi pa rin. Ayaw magpalista ng puntos, Dr. J. What a struggle this has been, you know. The board control of Gordons has kept their head above water, but they're a tired bunch right now. Pagod na yan. Si Sonny Jaworski, taktakin ng konti at bigyan ng konting lakas ang kanyang kupunan. Malamang ilalabas ni Sonny Jaworski ang kanyang sarili. Very possible. Nandiyan si Pito. O si Pito, hindi siya yung old Pito Harencio. You know, even Barkley was saying, coming up in Kirin, I'm playing on a high level. Kasi nga alam kong magaling na player ako, it takes me time to get myself, my rhythm back when I'm competing against this kind of level. Mabalik, kung naglalaro yan katulad na, kalahapan tayo. Sampo isa. Siya nga pinalitan. Doba si Bido Harencio, Sonny Jaworski still in the ballgame. And Sonny Jaworski, believe ko rin dito, Dr. J, yeah? Yung kanyang ability to keep up with the younger players of the league. I really believe the only reason he's playing extended in this ball game is that if he takes himself intensity ng players here. Right now they're riding that crest, and they're still not above San Miguel. They're only on top by 4 points. The worst thing, spark plug ng Gordons dito sa game na ito. Lumalayo eh. Napapansin mo eh. Ando si Freddy. Rebound. Unahan. Ang bola. Muntik naming masalo. Masalo na ano. Buti mabilis ka ng konti, Dr. Jin. Ay, reflexes natin. Ayaw hanggang ngayon mabilis yan. Yan ang dapat hindi mawawala. Kung hindi, mabubukulan tayo dito. Kasi ito na with 33 points and 10 rebounds. Kumpara natin kinoli Loxin. Si Loxin meron 20 and Gordons 9 rebounds. Aceitona has really carried the brunt of scoring. He's been the go-to guy for them in this ball game. Dr. J, trivia, yung San Miguel unbeaten in the Pacific Dome. 3-0. Dato nito. One time natalo na dito ang Gordons, the first game here. 4-point lead para sa Gordons, 83-79. We are in the last 4 minutes and 46 of the ball game. Dr. J, inakala natin talagang ganito struggle na to. Yun nga ang nakukuha natin. What happened in the first game where Pilfoot beat Santa Lucia 75-73. Thank God it's Friday. Pagka Friday pala, hindi natatalo itong San Miguel Beer. Down by 2, Aceitono has changed his game completely. Matati bigla, eh, nung lumapit si Marlo sa kanya. And the 22nd timeout now being called by Coach Sonny Jaworski with 4:32. Mapalik tayo kay Aceitono. Nakita mo yung pagpapalit, Dr. Gino, nakita niya yung Marlo, lamang siya ng konti sa mobility. Inatake niya si Marlo Aquino for his 35th point of the ball game. Ano gusto ni Sonny Jaworski sa team niya dito sa 22nd timeout? Well, I think more than anything, they need to score a display. Malo, mataas tayo, ha? Okay. Dolly, bukas ka. Dolly, bumukas ka. Malo, fake. Punta ka ron. Pwede ko ipasa yan. Pasa mo dito. Pick dito, ball. Cut it. Okay? Lepas, ha? Pakitapos, shot natin ang blow. 17 seconds, ha? Shot clock. 17 seconds. Ginamit ko Sonny Jaworski yung time na yon para i-recall o ulitin, ano? Ito, nakakatakot, Dr. J. Buhos ng puntos. Ang Gordons, 10-1 ang record. When scoring at least 85 points, they're almost there, Dr. J. Well, yeah, there was a bad thing like that in the first game. When San Lucia holds teams to 76 points, and when below, they have 6-1. Ayan, nakapag-inbound na.
Yeah, laking putok nun. And to think, galing sila sa isang 20-second timeout. Yeah, so he was really wasted. But this communication si Paul David, nung pinasa ni Jawo, siya naman may papasok. So, you know, kalokohan yung mga ganyan record. It helps, but the game situation is completely different. I doubt if none of the teams will score less than 85 here. Lalo na to, semifinals pa, Dr. J. Samantala, tatawagan si Coach Sonny Jaworski ng kanyang ikatlong personal foul on Arden Acuña. Gordon still one team foul away from entering the penalty and San Miguel nasa penalty na. Yeah, they have 9 team fouls already in this quarter. Pilipinas, magandang gabi. Gordon spot, San Miguel beer sa ating Buena Mano ng ating semifinals. Buena Mano araw dito sa Araneta Coliseum. Nakarap na naman sa basket si Asaltono. Para talagang toro, Dr. G, nakita mo yung manunuwag. Yung ayan, babalik. Baba yung sukay niya. Asaltono missing. And Jaworski for the rebound. Hindi sa talon, hindi sa bilis, but sa positioning position niya nakukuha. He got that jump. He got that short jumpy jump. Jaworski, isa-set up si Noli Loxin. Babalikan ulit ang pantalo. Ito, Katie. Maop. 8 seconds to shoot. Andito si Vincison. Sumisit si Vincison! At hindi siya nalunod. Vincison has really just been able to come up with some big baskets at the right time. That's a terrific play with the time running down. He's on 27 points in the ballgame. 3 minutes and 30 seconds left in this match. 4-point lead for the Beermen. Post play for Art de la Cruz. For the foul, Dr. J, ngayon sa amin, ang sarap ng swimming. Ipakikita sa atin ni Sison, ni Hison, kung paano yung sisit. Oh, ang galing talaga niya sa tirang ganyan, Dr. J. Yung sumisisit muna. Yung buwelo para makabasket. Ginamit ang panda. Vince Sison for his 27 point of the ball game. Yan ang napapansin natin sa ating mga basketball players nowadays. A lot of them are able to sometimes even in Glenn Capasio, crucial free throw. Yeah, so as I kind of passed that a lot, you know, yung Miguel, glider, no? Miguel, no? Oh, yeah, magaling. Siguro sa second compress, gag-glider ulit ito. Yeah, anak. Babalik na yung kanyang kapa dahil nawala yung kapa niya. Durende, isa pang magaling na glider yun. Naku, dalawang free throw na wala pero nakuha. Oh, si Abuda kept that ball alive. Si Abuda will hurt you in so many ways. Asay Tono, sinapakal! At foul ang itinawag ni Benji Chua. And that's got to hurt, Dr. J. Oh, that really hurts because let's take a look at that play. I mean, medyo na late step si Marlo pero nabasa niya yung gagalaw ni Nelson Asay Tono. He fouled, Dr. J. Sumabit, pero yung action mo, no, Dr. J, talagang dahil kasama na yun. Eh. Parang pwede bang merong give and take na dun sa ganung klaseng sitwasyon? Kaya kaya ito mabili solution. Gusto ko makita kasi dito sa akin. Anyway, 2 free throws coming up for Nelson Asay Tono. He's had a big offensive night. Tatlong consecutive misses from the free throw line. Bagay nito. Dalawa galing kay Art de la Cruz, isa kay Nelson. At poetic justice para kay para si Coach Sonny Jaworski na kinakausap pa si Varela hanggang ngayon. Pero hindi mo si Varela tumawag. Hindi, si Benji Chua tumawag. Si Benji Chua yung nandito sa kabilang side. Ba? First miss ni Nelson Asay Tono in this ball game. From the free throw. The second free throw rather. Sa 3-point lead para sa Gordon sa 85-82. 3 minutes, 10 seconds. Ito po ang ating final quarter. Anybody's ball game pa rin. Maldavid, ginamit ang banda. Wala. Ang rebound na kuha ni Nelson Asay Tono. And the beat not playing the clock. Not hitting his teammates. Tumuligod. Andun si De La Cruz and Jaworski na called for the foul. He was the defender at saka last line nakita niya bumukas yung foul niya, so wala na siyang magagawa kundi fumaul. Late ang kanyang dating and that was a very good outlet pass given up by the San Miguel team. Valdebid making a very bad decision. Parang nadismaya yung mga kakampi niya, mabagal ang baba nila. Yun ang isang problema, no? Yun ang nakikita natin na chink in the armor nitong si Valdebid. Because he's been a hero several times and kabulong nga nasabi ng aking kasama si Ed Dixon dahil sa bago. He's beginning to love the hero image. Ooh, Art de la Cruz. And De La Cruz missing his third consecutive free throw. Kung maging maalat pala, sobrang alat. And Ron Jacobs sa sideline. Meron ito na point out. Hindi ko alam kung ano yun. May pumasok, so nakahanap siya ng baka replay sana doon sa free throw shot.
Buti na lang, naipasok niya De La Cruz ang kanyang pangalawang free throw. It's a 2-point lead para sa Gordons. We're approaching the 2-minute mark of this ball game. Jaworski hinahanap si Eason. Eason, naagawan pa ni Art De La Cruz. He's going to the left. That's not his strong point. Na-overplay yung kanan niya. Hindi siya naka-discarte sa kanan. Alam mo, yung Gordons, parang sila nag-ahabon. Sila nag-aabura. Hindi siya trying to play. Sa ito, ginamit ang banda rebound na kuha ni Loxin. Yung nabasa ni Malo Aquino yung kanyang kilos. Sinapayan, no? All the way. Sabi ko nga, para sila nag-ahabon, sila pa namamadali. Bukas si Jaworski, thinking three, Jaworski. So, this one is short. Rebound, nakuha pa ni Jaworski. Binigay kay Ibang Gabi, gulit na sundot. Kickball. Ang tatawagan ng why? Kickball si Asaitono. This is a critical call, Dr. J. Pero, and it sets the shot natin clock at 24. Let's take a look at that. So, good break ito para sa panic ng Gordos dahil libre na sa fast break yung kabila. Yeah. That's 2 points kung hindi natawagan ng ganun. But let's see, if it's true, it's true. Yan ang like so. Ang isigaw para kay Coach Sonny Jaworski. Straight on play. They've got a lot of time to set up this half-court play. Bukas si Mario Aquino. Dumugot. Nakuha na ang kanyang tira. Nakuha ni Asaitono. Mali rin yung ginawa ni Asaitono dun. Last 2 minutes is brought to you by New Premium Rye London Gin. Just right for you. At timeout, itatawag ni Rosella. At pabalik po kami. Discover London Gin, the taste that's smooth and crisp. It's the Jedi Magic. Watch. You can go about his business. Dad, you will take us to KFC. I think I'll take you guys to KFC. And get us the Star Wars Big Meal. We'll get the Star Wars Big Meal. Come into KFC for the Star Wars Big Meal and celebrate the return of the Star Wars trilogy to the big screen. Dad, you will buy me a motorcycle. Don't push it. Pits to Irvin, next lap refuel. Okay, is it Shell? He's asking if it's Shell. Of course it is. What does he want to know for? He's just making sure he collects the tokens. You must be joking. No, he's saving up for another new Ferrari. Start collecting your Shell coupons now. And start claiming your new Ferrari model cars by March 15, 1997. Kid, you got the talent, but you got a problem. For two things. San Miguel looking for the equalizer dito sa huling 1 minute and 45 off the ball game. Both teams are in the penalty right now. They're going to Asaitono against Marlo Aquino. He's backing up. He's getting nowhere. Oh, almost. Para. At dediretso na ngayon ang Gordo sa atake. Noli Loxin ginamit ang banda, wala na kuha ni Baldavid. And Baldavid iintay na yung kanyang mga kampi. No, sabi sa iyo, hindi ganun klaseng player yan eh. Pero good thing for them, the other team is in the penalty, di ba? So he would go to the free throw line because of the penalty situations, you know. Ito, nilapitan ni Jaworski si Baldavid para bigyan ng konting kumpiyansa. Dahil nung mula nung tinira niya yun, parang natulala siya. Alam niya, mali yung ginawa niya. Nag-aapuro siya sila lamang. Eh, parang after that, he lost a little confidence. Pero, it is a coach, eh, di ba? And Baldavid missing the free throw. Walang kumpiyansa. Kalimutan niya to. Mabigat itong pagmintisa. At pansinin niyo si Baldavid. Ito kakaibang klaseng free throw. As we see, Gordo's missing 3 free throws dito sa 4th quarter. San Miguel, not too far away. Ayan pa, wala na kumpihan sa'yo si Palo. That's why he missed those shots after, you know, all those movements there. Yeah, previous to that play. Paano ka baba? Bangon, yan ang kailangan gawin ni Baldavid. Gordon still up by 2 points. They go to De La Cruz. Against Jaworski. And no double teaming, ha? No double teaming, ha? Ano itatawag? Counted? Foul. Counted. Yes, counted ang tira. And a foul on Jaworski. Yes.
for his fifth personal foul. I'm really surprised they did not double team. Puputan ang puputan. Double team. Meanwhile, Mustre is coming in to replace Alan Kaidik. Ang laking bagay nito, Dr. J. Napakalaking basket na yun na in-score ni Dilacu sa mukha ni Coach Sonny Jaworski. And he has a three-point play and napakalaking misses that Baldevic did from the free throw line as well as the layup of Marlo Aquino. Previous to that, ang hirap ng ahon ng Gordon's Dr. J. Kasi parehong 85, wala lang. And rebound. Tuno ni Loxin. Ito si Baldavid, kailangan makarecover siya, wala yung composure niya, wala yung discarding sa sarili niya. I just called the play, he's a point guard. I just called the play. There are a lot of other players who are scoring that team, including this guy. He's in the top corner. That's going to be another foul, so Loxin goes to the free throw line. You can see the frustration kay Nol. Saka alam na rin Dr. J na hindi kasing aghag, no, yung laro. Na hindi ganun kaaghag dito. Napansin na natin yan. Last game nila kung saan sila natalo. Bilangin, ito si Noli Loxin will have two free throw shots. Si Noli Loxin dito sa ballgame, ito. Not bad, that's 20 points and 10 rebounds. But he has 4 personal fouls. Ito, matitesting na naman yung tigas o yung lambok ng kanyang kamay pamula sa free throw line. 20 points and 10 rebounds certainly is already a good night. No? For anybody, no? Noli has the chance to give them an important lead, pero they continue to miss from the free throw line. Noli Loxin, a 62% free throw shooter. 62 of 100 shots, exactly yun. Alam mo, when the pressure comes, that's when you begin to miss free throw shots. Kahit sabihin mo na wala kang tao na nasa harap mo. He's been doing so well previous to this. He was 5 out of 7. 6 out of 7. When he missed this one. Noli Loxin for his second free throw. Tatlong putol, wala. Rebound na kay Marlo Aquino. Kinalok ni Marlo Aquino. That's a big save today, Dr. J. Big offensive. His rebound follow-up. Big offensive. Damang ng dalawang Gordos. Pabalik kami. Pagka sa free throw line ang pag-uusapan, 82% free throw shooter sa Dr. J. Yes. Well, he is a very, very decent free throw shooter. Pero minsan sa free sticks at this stage. Kapag na yan, yeah. Even if you're very poor, bigla naman matapang ang loob mo. Why, di masama, 90% this ball game. Look at the points, he has 36 and 13 rebounds. Makes that first, dead. Balik na naman si Mustre para kay Alan Kedic, obviously for defensive purposes. Ito yung mga sinasabi natin, strategic substitutions ng kukunan. Well, if Aceitona misses, it's gonna be a very important rebound play for both clubs. 87-86. As I told, no, marami pang timeout ang Gordon. So, pag pumasok ito, we might expect them to call at least one of those three that they have left. Pero hindi. And a quick timeout ng Gordon. Hilingin. Pabalik po kami. Before, I thought all gasoline used to be the same. Ever since I used petrol with XCS, I have a better acceleration, smoother engine, and less emission. Ang sarap ni hataw. Sigurado ako hindi magbablow ba yung makina. After using petrol with XCS, talagang mas tumipid sa gas. Experience the superiority of petrol with XCS. 2.9 seconds and so ni Jaworski opting to inbound from the baseline dun sa kabila ng court. Well, a lot more space. Sabi nga ni Jacobs, huwag na tayo mag-press. Baka makalusot pa yung mga yan eh. Kaya muna tayo sa half court. Konting pressure pero half court tayo. Kasi si Arte La Cruz. Pressing on his own. Tabla pa. Panalo ang sitwasyon, Dr. J. Para hindi maagawan. Yeah. 87. Call tayo. And Baldavid looking at the shot na. Maybe he can be the hero. Again, it's sinisigaw na. Ayan na, hinahanap nila si Eason. Baldavid ang umatake. At nakakuha ng foul. Oh, big ball. Pero hindi pa rin tapos. 2.5 seconds. The play was for Heason. You can see Jaworski. Yeah, screen for him. Pero nakita ni Baldavid yung pagkakataon na sumaksak. So he went straight in. Dok, nakita ko kanina kung paano binitbit ni Sonny Jaworski si Baldavid. Yeah. Parang gisingin, no? No? Oh, hey. Paganahin yung dugo niya. Sasampalin niya. Gising okay. Na lang, partner. Gising na lang. Kailangan natin ito. Tapos na yung kanina. Hindi kita naman pinagagalitan doon sa mga misses mo eh. Basta ito. Ito, foul. Ito, dito ka magpagaling. Before this free throw shots or shot. 0 of 2 si Baldavid. At ito ang free throw shooting ng magkabilang kapunan.
dito sa quarter na ito parang mailap sa kanya yung Araneta eh, no? Parang kasi hindi yata sila masyado nag-iinsayo dito. Oh. I know for a fact they practice at Cuneta a lot. Pero dito hindi yata sila makakuha ng booking. Oh. Ang hindi natin nakikita yung 0-2 ni Valdavid. It was first of the throw. Pero may timeout pa yun, ha? May pero timeout, timeout yan. May timeout pa yan. And oh, pwede rin niya mag-miss na ito. Magkakagulo na sila rito. 2.5 seconds na lang. Well, ito ang decision dito. Ni-miss ba ko? O ipapasok ito free throw ito. Minis ni Valdavid. Nakuha ni Loli Loxin. Isinalo up. Tapos, at doon, nagtapos ang laban. Ang score, 88-87. Nanalo ang Gordons again. On the heroics of Valdavid. At Sari Jaworski lumapit kay Ron Jacob sa gitna. At silang dalawa ay nagpapalitan ng congratulations. Sani Jaworski ay nakita natin na talagang kakaiba ang inilaro dito, Dr. J. At kasama ni Anthony Suntay, si Dr. J, itong si Big J na talagang kakaiba ipinakita sa larong ito. Yeah, I choose him as one of the best players of the game. Actually, there are two. The other one, hahanapin pa nila. Anthony! So, okay, maraming salamat. Una sa lahat, sir, na kinarinig natin dito. Coach Sani, yung sigawan ng mga tao, tutuwa sila sa nangyayari ngayon. Coach, pag-usapan muna natin, did you really ask Valdavid to miss that second free throw? Hindi, hindi. Hindi. Na-miss lang. Na-miss lang po talaga? Na-miss lang, na-miss lang. How big was this game for you? Kasi, you know, coming off back-to-back losses, sinasabi ng mga tao, you were reeling, kailangan talaga manalo ngayon. Well, you know, semis to eh. So, obviously, you got to win as many games as you can. But the games do come one at a time, so... Every game should really be worked on and pagtulong-tulong. So, kumusta naman po yung outlook niyo dito sa semifinals? I can't ask for anything else. Nanalo tayo ng first game. So, sana tumuloy-tuloy pa. Oh, saka nakakatuwa yan. Sa lahat po ng mga nanonood, nako, maraming salamat sa pagsubaybay niyo ng PBA, lalo na yung pag-cheer niyo sa amin. Malaking bagay po yan at sa mga nandito. Sa lahat sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Okay, Coach, congratulations. We're gonna take a break. We'll be right back after this. We win the score of 88-87. Our player of the game, Vince. You know, how important was this game really for you guys? Actually, very important because we've lost a lot in the past two. And this is the start of the semis. So it was just one we really had to get, one we really needed. So is this going to be a start of good things to come for you guys here in the semifinals? I hope we can take everything one game at a time, just like we've been doing all along, and just pray for the best. Okay, Vince, congratulations. Thanks, Anthony. Okay, we're gonna take a break. Marami pa po tayong hinahanda para sa inyo, so don't go away right after this. Pala lumilipad si The Flying Tant Noli Loxin pagdating sa scoring. Pati rin pala sa depensa. Ito ang kanyang butata kay Alvin Patrimonio. Ito si Alvin Patrimonio, sumusugod lagi kay Noli Loxin. At talaga namang with impunity ay pinapick ni Rolo Loxin yung bola nyo sa mga kamay ni Alvin Patrimonio. Ito, makikita ninyo. Yeah, he had to be here too much. Ang Gilby's Choice Play number 3. Ito ang walang tingin na pasa ni Bong Ravena kay Chris Volado. Sumasakit siya, pumunta sa front court. Back pass to Chris Volado! Yes! Completed play! Beautiful fast break! Takbo ni Chris Volado, napakabilis. Oo! Oh. Ang Gilby's Choice Play number 2. Oh, nahilo na ba kayo? Mas mahihilo kayo pag pinanood nyo ang paglipad ni skyscraper Marlo Aquino. Ang tangke, binigay kay Marlo Aquino! That's the way to finish off a fast break at saka a 200 slam dunk by the big fellow. At ang Gilby's Choice Play number 1. Oh, bitin pa kayo dun. Ibibigay naman namin sa inyo ang The Bull Nelson Asaitono. Papasok. Ooh! Nelson Asaitono with a power jam! Ito, panoorin niyo po ito. Panoorin natin muli. Ito yung lundag over Alvin Patrimonio and what a slam dunk! Ganyan kalakas. Tune in next time for more PBA action in Jordan's Choice Play.